Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senadora Laila de Lima para ipasantabi ang arrest warrant laban si Senadora. Kinwestiyon nila ang pagpapalabas ng arrest warrant ni Judge Juanita Guerrero nang hindi raw nire-resolba ang nauna nilang motion. Makibalita tayo kay Katrina Son. Maraming na-violate si Judge Guerrero. Hindi lamang sa pag-issue ng warrant, malinaw na malinaw lamang is that hindi niya talaga napag-aralan yung kaso, no? Muling iginiit ng mga abogado ni Senadora Laila de Lima na mali ang naging aksyon ni Muntinlupa RTC Branch 204 Judge Juanita Guerrero. Kasunod ang paglalabas niya ng arrest warrant nitong Huwebes, dapat daw ay naresolba muna ni Guerrero ang motion ng Senadora na nagpapabasura sa mga reklamo laban sa kanya. Mayroon pang nakabinbin na motion, kino-question mismo ang jurisdiction niya. Nag-issue kaagad siya nitong arrest order. At nabasa niyo naman po siguro yung arrest order is just one paragraph. Nauna nang sinabi ni Guerrero na nabasa naman niya ang kaso at may nakita siyang probable cause para maglabas ng warrant. Kanina naghain ang kampo ni de Lima ng 82 pahinang petisyon sa Korte Suprema para sa status quo ante order para maibalik sa dati ang sitwasyon niya bago lumabas ang arrest warrant. Si dating Pangulong Noynoy Aquino naniniwala na isang political persecution ang ginawa kay de Lima. No, nasa DOJ pa lang, may hirit. Umihirit si Secretary de Lima ng question of jurisdiction. Sabi niya, ang happy nitong tanggapan nito, sinabing guilty na ako, mga tauhan mo magtitingnan ako, meron ba talagang probable cause para mahirap naman natin makita ang walang bias. Nauna na itong itinanggi ni Executive Secretary Salvador Medyel Dea. Siniguro naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang kaligtasan ni de Lima sa loob ng PNP Custodial Center. Binisita pa niya si de Lima sa unang gabi roon ng Senadora. Pinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kung security yung problema mo, ma'am, very secure ka dito. Wala kang paproblemahin. Safe na safe ka. Tinanong ko pa ka na kung okay lang ba sa kanya yung kwan. Sabi ko, di ba ma'am, may asthma ka? Kung okay lang sa'yo yung... Bago kasi pintura yung wall doon, yung isang side. Sabi ko, okay, kaya-kaya mo daw niya. Wala kang problema. Pinapayagan din daw magbantay ang Senate Sergeant at Arms kay de Lima, pero hindi mismo sa loob ng facility. Ang responsibilidad daw kasi ng pagbabantay ay nasa mga tauhan ng Headquarters Support Service. Kahit nakapiit, ipagpapatuloy raw ng Senadora ang pagpapasa niya ng mga panukala at resolusyon ayon sa kanyang Chief of Staff. Katrina Son, GMA News. Sa isang press conference kanina, iginiit ni Solicitor General Jose Calida na walang grave abuse of discretion sa pag-issue ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ng arrest warrant sa Senadora.